Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Sinipa ako ni Baby. Manghangwi ka ni Sebastian sa kanya. Nanlalaki ang mga mata nito at parang batang nabigyan ng regalo ang itsura nito. Nakadikit ang mukha nito sa malaki na niyang tiyan na nakahiga ito sa kandungan niya, habang siya naman ay nakaupo habang nakasandal sa headboard ng kama. Bitumbuan na ang tiyan niya at sobrang excited na itong makita ang baby nila. Kung noon ay maalaga na ito sa kanya, mas lalong naging OA ang pag-aalaga at pag-aasikaso nito sa kanya, para na siyang malulumpo lalo na nang magdeklara ito na kailangan niya ng bed rest kahit wala namang problema at healthy naman sila mag-ina. Ito rin ang personal na naghahanda at namimili ng mga kakainin niya. Lagi rin itong nagbabasa ng mga vlog about parenthood. Gusto raw kasi nitong paghanda ang maigi ang paglabas ng baby nila. Napakaswerte ng anak nila at napakaswerte rin niya. Tinupad nito ang pangako nitong babawi ito sa kanya na magiging mabuting asawa ito at ama sa anak nila. Excited na rin siguro si Bibi Amaraya na makita tayo ng personal han. Nakangiting wika nito sa kanya. Napangiti na rin siya. Tuwang-tuwa ito na malamang babae ang magiging anak nila. Kagagaling lang nila sa OB para sa prenatal check-up niya. At na-reveal na rin ang OB-GYN ni niya ang gender ng baby nila. 2 months na lang ang ipag-iintay natin. Hindi na maitago ang saya nito. Natahimik siya. 2 months na nga lang at lalabas na ang baby nila. Bakit natahimik ka? May problema ba? Nag-aalalang tanong nito nang mapansin ang pananahimik niya. Ngumiti siya at hinilot ang nakakunot nitong noo. Natatakot lang ako, pag-amin niya. Mas lalong kumunot ang noo nito dahil sa sinabi niya. Saan? Tanong nito sa kanya. Bumangon ito at tinabihan siya sa pagkakaupo. Saka siya inakbayan. Hindi ko naman kayo pababayaan. Kung natatakot ka naman sa panganganak, pwede naman natin ipa-painless ka para wala kang maramdamang kahit na anong sakit. Humilig siya dito. Hindi naman yon. Hindi naman ako natatakot manganak o masaktan dahil sa panganganak. Parte daw ng pagiging isang ina ang sakit ng paglilabor at panganganak, kaya ayokong magpa-painless at gusto ko ng normal na delivery. So saan ka natatakot? Bumuntong hininga muna siya sa katumingala dito. Natatakot ako kasi may isang buhay na involved. Natatakot ako kasi masanay akong maging anak kaysa sa maging magulang. Paano kung hindi pala ako fit para maging isang ina? Marahan itong natawa sa kasi pinataka ng halik sa noo. I believe that you're going to be a great mom because you are a great woman with the most kindest heart I'd ever known. Bumaba ang labi nito sa mga labi niya. Napapikit siya nang lumapit ang labi nito sa labi niya. I love you, nakangiting sabi nito nang maghiwalay ang mga labi nila. I love you more, anito natitig na titig sa kanya. Aalis ka na naman? Tanong niya kay Sebastian. Kararating lang ito mula sa opisina pero aalis na naman. Hindi pa man lang sila naghahapunan. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. Babalik agad ako. May emergency lang sa opisina. Anito na bakas ang pagmamadali sa boses. Napabuntong hininga na lang siya at parang batang nanguyapit sa leeg nito. Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang iyon? Lambing niya dito. Napapadalas ang pag-alis nito at namimiss niya ng sobra ang asawa. Hinapit siya nito sa baywang saka siya hinalikan ng mariin. Babawi na lang ako sa'yo. Kailangan ko lang talagang bumalik sa opisina. Anito kasabay ng pagtunog ng cellphone nito. Napabuntong hininga na lang siya sa kadahan-dahan na bumitaw kay Sebastian. Gusto man niyang pigilan pa ito. Ayaw naman niyang makaabala sa trabaho nito. Okay,
Inayos niya ang kwelyo nito bago tuluyang lumayo dito. Bakas naman ang guilt sa mukha nito. Babawi ako, promise. Anito sa kasi ang muling mabilis na hinalikan sa labi. Balik ako agad. I love you. Numiti lang siya at tumango dito. Nagmamadaling tumalikod na ito at lumabas ng kwarto nila. Lumakad siya papunta sa bintana para tanawin ang pag-alis ng asawa. Kumaway pa ito sa kanya na makita siyang nakasilip sa bintana. Gumanti rin siya ng kaway dito at tipid itong nginitian. Pinaandar na nito ang kotse nito palabas ng gate. Tinanaw niya ang kotse ng asawa niya hanggang sa mawala na ito sa paningin niya. Marahan niyang hinimas ang kanyang tiyan. 8 buwan na iyon. Next month, kabuwanan na niya. Kaya naman minabadali na ni Sebastian na maayos ang mga kailangang iayos sa kumpanya para makapag-leave na ito. Nasanay lang siya na laging nasa tabi niya si Sebastian. Kaya naman ngayong laging wala ang asawa ay namimiss niya ito. Siguro dahil sa hormones kaya nagkakaganito siya. Muli na pabuntong hininga siya. Iniisip niya na lang na uuwi naman agad ang kanyang asawa. Bumalik siya sa kama at dinampot ang librong binabasa niya. Magbabasa na lang siguro siya na magbabasa hanggat wala pa si Sebastian. Nagising siya sa tunog ng makina. Nakatulog na pala siya sa pagbabasa. Madilim na nasa labas. Bumaling siya sa wall clock. 1 p.m. na. Nanatili siya nakahiga. Hinila niya ang unan at niyakap iyon sa kamuling pumikit. Maya-maya pa narinig niya ang mga yabag ng asawa. Nanatili siya nakapikit kahit na naramdaman niya ang paglundo ng kama. Hinaplos ni Sebastian ang buhok niya, saka siya kinintala ng halik sa sentido. I'm sorry. Mahinang bulong nito. I love you. Imumulat niya sana ang mga mata nang marinig niyang tumunog ang cellphone nito. Napamura ng mahina si Sebastian. Nagtaka siya kung sino ang tumatawag at bakit parang galit na galit si Sebastian. Nanatili siyang nakapikit at nagtulog-tulugan. Naramdaman niyang umalis sa kama si Sebastian. Anong kailangan mo, Lucy? Gigil na bulong ni Sebastian. Para naman siyang natulos nang marinig kung sino ang kausap ng asawa. Kagagaling ko lang dyan. Napamura ito. Parang huminto sa pagtibok ang puso niya dahil sa sinabi ni Sebastian. Napabalikwa siya ng bangon. Nakita niya pa ang likod ni Sebastian nang lumabas ito ng verada ng kwarto nila. Kahit pakiramdam niya ay nanlalambot ang mga tuhod niya. Pinilit niyang tumayo at sinundan si Sebastian. Sabu-sabu na ito ang buhok habang nakikipag-usap sa cellphone. Nakakubli siya sa likod ng makapal na kurtina. At kahit sinasabi ng isip niyang huwag siyang makinig dahil masasaktan lang siya at hindi siya nagpapapigil. Huwag mong ubusin ang pasensya kung baka makalimutan kung buntis ka. Mabilis na natakpan niya ang bibig niya upang hindi kumawala ang malakas na pagsinghap. Buntis si Lucy. Diyos ko. Parang siramplaka na bumabalik sa alaala niya ang mga sinabi ni Lucy sa kanya sa department store. Kung ganoon, totoong si Sebastian ang ama ng anak nito. Nagsinungaling sa kanya si Sebastian. Kaya ba ito laging umaalis at madaling araw na kung bumalik? Kailan pa siya niloloko nito? Naalala niya yung unang magisna niyang wala sa tabi niya ang asawa. Yung araw na nagkaayos sila. Nagsinungaling ito tungkol sa mga strawberry. Kung sa maliit na bagay iyon, ay nagawa nitong magsinungaling. Mas lalo na sa katotohanang buntis si Lucy at ito ang ama. Unti-unti siyang humakbang palayo sa veranda. Bumalik siya sa kama at nahiga. Nanlalamig ang kamay niya at parang nanglalaki ang ulo niya sa nalaman. Ramdam niya ang sakit pero hindi niya magawang umiyak. Pilit itinatanggi ng isang bahagi ng utak niya na hindi totoo ang lahat. Nananaginip lang siya, isang bangungot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Panaginip lang ito. Please, nananaginip lang ako. Dinig niya ang hakbang ni Sebastian papalapit sa kanya. Gusto niyang bumangon at kumprontahin ito pero natatakot siya. Muli siyang dinampian ni Sebastian ng halik pagkatapos ay narinig niyang bumukas at sumara ang pintuan.
Doon na nagunahang pumatak ang mga luha niya. Bakit ayaw pa rin niyang magising kahit anong pilit niyang tapik sa pisngin niya? At kung panaginip lang ito, bakit ganito sobrang sakit? Hindi na niya alam kung anong oras na siya nakatulog o kung nakatulog ba siya. Lutang ang isip niya sa mga nalaman. Wala pa si Sebastian. Hindi pa ito umuwi simula ng umalis. Lalong parang dinakot ang puso niya. Bakit? Napakaraming bakit ang gusto niyang itanong dito. Bakit ito nagsinungaling? Bakit pa nito sinabing mahal siya nito kung sasaktan lang siya nito? Bakit kailangan pa nitong pasayahin kung paiiyakin lang naman siya? Napahawak siya sa tiyan niya nang makaramdam ng sakit doon. Huminga siya ng malalim para kahit papaano mabawasan ang kirot na nagtuloy-tuloy iyon. May mainit na likidong gumagapang pababa sa binti niya. Diyuko niya iyon. Dugo. Nakaramdam siya ng takot para sa kanyang sinapupunan. 8 buwan pa lamang ang tiyan niya. Nay Karing! Malakas na sigaw niya kasabay ng pagsigid ng kirot. Diyos ko! Nahihintakot ang usal niya. Inabot niya ang cellphone niya na nasa bedside table. Mabilis na hinanap niya ang numero ni Sebastian at denial iyon. Nakakalimang dial na siya pero hindi talaga nagre-ring ang cellphone nito. Nag-scroll siya na maaaring tawagan na makita niya ang number ni Jonathan. Kasunod niyon ay ang kay Danny. Sa nanalabong mata ay pinindot niya iyon. Agad na may sumagot na makailang ring pa lamang. Hello? Tulong! Malakas na sigaw niya. Nang sunod-sunod ang pagsakit ng tiyan niya kaya nabitawan niya ang cellphone niya. Nay Karing! Malakas na natawag niya sa matandang katulong pero nasa loob siya ng kwarto nila mag-asawa at malamang ay nasa laundry area ngayon si Nay Karing. Napahagulhul siya. Pilit siyang tumayo pero natumba siya. Sebastian! Pilit siyang gumagapang papunta sa pintuan. Sebastian! Itinaas niya ang kamay upang abutin ang pintuan pero nanlalabo na ang mga mata niya. Nagising siya na nakahiga siya at gumagalaw ang hinihigaan niya. May mga nakaputing lalaki at babae ang tumutulak sa hinigaan niya. Meron ding nakatakip sa bibig niya na tumutulong upang makahinga siya na maayos. Nakita niya si Jonathan. May mga dugo ang damit nito at puno ng takot at pag-alala ang mukha nito. Hawak-hawak nito ang kamay niya. Hang on babe, please hang on. Paulit-ulit na wika nito. Nakita niyang tumulo ang luha nito. Naisip niya sa Sebastian. Nasaan si Sebastian? Bakit wala si Sebastian sa tabi niya? Sa tabi ng anak nila? Hanggang sa muling pagpikit niya ay walang Sebastian sa tabi niya. Muli siya nagmulat ng mga mata. Nasilaw siya sa kumpul na puting ilaw na magmulat siya. Hindi siya makagalaw pero naririnig niya ang nasa paligid niya. Walang heartbeat, Doc. Anang tinig ng isang babae. Ang anak ko. Akin na ang anak ko. Gusto kong itaas ang kamay upang maabot ang anak niya pero hindi niya magawa. Manhid ang buong katawan niya. Sa nanlalabong mga mata, nakita niya kung paano itiniwarik ng doktor ang bagong silang niyang anak. Saka iyon pinalo ng pinalo sa puwet. Pero kahit isa, kahit kaunti lang, walang lumabas na uhas sa sanggol na nasa harapan niya hanggang sa lamunin ng kadiliman ang kanyang kamalayan. Nagising siya na nasa isang pribadong silid na. Nasa tabi niya ang itay niya. Ngumiti ito sa kanya kahit bakas ang lungkot sa mga mata nito. Ganon din si Danny, nakatabi ng itay niya. Binundol ng kaba ang dibdib niya. Ang baby ko, Tay. Kahit daman niya ang panghihina ng katawan, pinilit niyang bumangon. Anak, huwag ka munang bumangon. Saway ng itay niya. Hindi siya nagpapigil. Naupo siya at mariing hinawakan ang magkabilang braso nito. Ramdam niya ang biglang pagkirot sa tiyan niya, pero hindi niya iyon pinansin. Gusto kong makita ang anak ko, Tay. Pakiusap niya dito. Yumuko lang ito. Lalong nadoble ang kaba niya dahil sa inaakto nito.
Asan ang anak ko, Tay? May hinala na siya pero ayaw niyang isipin iyon. Tay, yumugyog ang palikat ng itay niya. Saka siya nito kinabig at niyakap na mahigpit. Patay ang sanggol, anak. Wika ng itay niya sa pagitan ng paghagulhol nito. Napatingin siya kay Danny na umiyak na rin sa tabi ng itay niya. Inaantay niya magsalita ito at sabihing nagbibiro lang ang itay nila. Hindi. Hindi totoo yan. Buhay ang anak ko, Tay. Akin ang anak ko. Siya na lang ang meron ako, Tay. Tay, ang anak ko. Nagpupumigla siya sa pagkakayakap ng itay niya. Umiiyak siya. Sumisigaw. Nagmamakaawa na ibigay sa kanya ang anak niya. Hanggang sa pumasok ang nurse at may kung anong itinurok sa kanya. Pagkatapos ay nawala ng lakas ang katawan niya at inaantok na siya. Amaraya! Tumatawang tawag niya sa isang napakagandang bata na tumatakbo palayo sa kanya. Napatinis ng halakak nito. Mama! Tawag nito sa kanya at kinaway pa ang dalawang maliliit na kamay sa kanya. Napangiti siya. Hahakbang sana siya papalapit dito pero hindi niya maigalaw ang mga paa. Amaraya! Tawag niya sa munting anghel. Ang mga paa pero ayaw talagang umalis niyon sa pagkakadikit sa kinatatayuan niya. Binundol na matinding takot ang dibdib niya nang paliit ng paliit sa paningin niya ang anak. Anak, Amaraya! Anak, wag mong iwan si mama! Anak ko! Naglupasay pa siya at humagulhol ng iyak nang tuluyang mawala ang kanyang anak. Dana, honey, wake up! Nagmulat siya ng mga mata at una niyang nabungaran ay ang nag-aalalang mukha ni Sebastian. Saglit siyang naguluhan hanggang sa maunawaan niyang nananaginip na naman siya. Galit na pinalis niya ang kamay nito na nasa balikat niya. Agad siyang naupo sa kama at tinalikuran ito. Narinig niyang napabuntong hininga ito pero wala siyang pakialam. Nadakot niya ang dibdib nang maalala ang kanyang panaginip. Kaya madalas na ayaw niya matulog dahil ganoon parati ang napapanaginipan niya. Paulit-ulit na torture na unti-unting pumapatay sa kanya at bumubuhay naman sa galit na nararamdaman niya para kay Sebastian. Nawala ang anak niya at ito ang sinisisi niya. Ito at si Lucy. Ito, inumin mo ito. Anito saka iniabot sa kanya ang isang basong tubig. Walang imik na kinuha niya iyon at mabilis na ininom. Akma nitong hahawakan ang ulo niya pero mabilis siyang umiwas. Simula nang namatay ang anak niya, 2 linggo na ang nakakaraan. Hindi na niya ito kinakausap kahit ilang beses itong nagpumilit at nagmamakaawa. Hindi niya na rin ito kinumpronta tungkol sa nalaman niya. Para saan pa? Inaantay niya na lang na ito na mismo ang bumitaw. Bakit? Dahil kahit ito ang sinisisi niya sa pagkamatay ng anak nila, hindi niya pa rin kayang mawala ito. Kahit na nasusuklam siya dito dahil sa nalamang ito ang ama ng ipinagbubuntis ni Lucy, hindi niya naman kayang mawala ito. Siguro kung ito ang unang bibitaw, mas masakit. At kung mas masakit, baka sakaling matauhan siya at tuluyan ng tumigil ang puso niya na mahalin ito. Mapait siyang napangiti. Higit pa sa miserable ang buhay niya ngayon. Napakasama niya siguro noong past life niya, kaya pinarurusahan siya ngayon. Lumipas ang ilang araw pa na hindi niya kinikibos sa Sebastian at nananatili siyang malamig dito. Mukhang hindi naman ito iniinda iyon. Madalas pa rin na umaalis ito at inuumaga ng uwi. Siguro dinadalaw nito ang mag-ina nito. Kakain na. Narinig niyang wika ni Sebastian mula sa likuran niya. Hindi siya tuminag sa pagkakatayo sa harapan ng binata. Uuwi na ako kina Itay. Malamig na wika niya dito. Hanggang kailan ka roon? Natawa siya ng pagak. Hindi na ako babalik. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Pumigla siya pero pumigpit lang ang yakap nito sa kanya. I'm sorry. Garalgal ang boses na wika nito. Naramdaman niyang namasa ang balikat niya kung saan nakasubsob ang mukha ni Sebastian. Nasasaktan din ako.
Masakit din sa akin ang pagkawala ng anak natin. Pero mas masakit ang ginagawa mong pagbabaliwala sa akin. Hagulhol ito sa balikat niya. Wala siyang maramdamang awa dito. Ni hindi niya magawang umiyak. Pagod na siya. Pagod na siya para makihati sa sakit na nararamdaman nito dahil wala nang mapaglagyan yung sakit na dala-dala niya. I need you. Please, huwag mo naman akong iwanan. Bakas ang pakiusap at paghihirap habang nagsasalita ito. Hindi niya napigil ang matawa. Para siyang baliw dahil tumutulo ang luha niya pero patuloy siya sa pagtawa. Ang kapal na mukha mo. Napakakapal na mukha mo. Mahinang bulong niya sa pagitan ng pagtawa. Natanaw niya sa bintana ang kotse ni Jonathan. Tinawagan niya ito kagabi at pinakiusapang sunduin siya dito. Nagkausap na sila bago pa siya ma-discharge sa hospital. Ito pala ang nagsugod sa kanya sa hospital. Kaya pala naroroon ito noong nakahiga siya sa stretcher. Pilit siyang kumakawala kay Sebastian. Bitawan mo ako! Malakas na itinulak niya ito. Palayain mo na ako sa impyerno ng buhay na ito. Sigaw niya dito. Ayoko na sa'yo. Ayoko nang makita ka araw-araw dahil nasasaktan ako. Sasabog na ako, Sebastian. Hindi ko na kaya yung sakit dito. Malakas na pinagsusuntok niya ang dibdib niya para ituro dito kung saan siya nasasaktan. Kulang na lang magpakamatay ako para mawala yung sakit. Nanghihinang wika niya dito. Napailing ito at napatiimbagang. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan? Nawalan din ako ng anak. At ngayon gusto mo palayain kita? Lumamlam ang mga mata nito. Lumapit ito sa kanya at ginagap ang kamay niya. Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo nung kailangan niyo ako. Please, hindi ko sinasadyang may mga kina... Ano yun, Sebastian? Ano yung mga kinakailangan mong gawin kung bakit wala ka ng mga oras na kailangan kita, namin ang anak mo? Tanong niya dito. Saglit ito natigilan. Sinamantala niya iyon para mabawi ang kamay niya. Kasi nandun ka kay Lucy, para masigurong ligtas ang pinagbubuntis niya. Puno ng pang-uuyam na wika niya dito. Nakita niyang nawala ng kulay ang mukha nito. Mas inuna mo yung anak ng babae na yon kaysa sa anak natin. Mapait siyang napatawa. Alam mo? Oo. Matatag na putol niya sa sasabihin nito. Kaya hindi ka nawalan, Sebastian. Ako lang ang nawalan. Dahil ikaw, may mag-ina ka pang uuwian. Aniya dito. Dinampot niya ang cellphone niya saka nagmamadaling iniwan ito. Wala naman siyang balak kuhanin ang mga gamit na naroroon sa closet niya. Dahil sa Sebastian ang lahat ng bumili nun. Sarili niya lang ang dala niya na makarating siya dito. Kaya sarili lang din niya ang aalis sa lugar na ito. Nasa labas na siya nang marinig niyang nasa hagdanan na si Sebastian at hinahabol siya. Tumakbo na siya papalapit sa sasakyan ni Jonathan. Bago siya maabutan ni Sebastian, nakasakay na siya sa loob ng sasakyan ni Jonathan. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Jonathan. Tumango lang siya. Kinilampag ni Sebastian ang bintana sa tabi niya. Buksan mo itong pintuan, Dana! Mariing sigaw nito. Sinuntok nito ang salamin at nagkaroon iyon ng crack. May duguring na iwan mula sa kamao ni Sebastian. Hinaplos niya ang salamin na parang hinahaplos ang mukha nito. Natigil sa ere ang gagawin sana nitong pagsuntok muli sa salamin. Goodbye. Usal niya saka malayang pumapatak ang mga luha niya. Natulos ito sa kinatatayuan hanggang sa umandar na ang sasakyan. Nakatingin siya dito mula sa side mirror ng kotse ni Jonathan. Nakita niya kung paano ito dahan-dahan lumingon sa kanya at kung paano rin dahan-dahan itong humakbang hanggang sa tumakbo na ito para sundan siya. Pero malayo na sila. Malayo na siya. Hindi na nito magagawang habulin pa siya. Isinubsob niya ang mukha sa kamay niya at doon humagulhol ng iyak. Wala na ang anak niya at maski si Sebastian, wala na rin sa kanya. Naramdaman niya ang pagpisil ni Jonathan sa balikat niya. You'll be fine. Everything's going to be fine. Wika nito.
Sana nga. Sana nga. Bulong ng kanyang isipan.